Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Sana ay okay lang kayo. Isang araw na lang po, Pasko na. Ang wish ko ngayong Pasko, hindi para sa sarili ko. Ang wish ko ngayong Pasko ay para sa sangkatauhan. Kumbaga, for humanity. Sana po ay maging okay na ang sitwasyon ngayon. Mababa na mga cases. Makapagpabaksin na yung mga kababayan natin. At sana po yung mga kababayan nating nasa lanta ng bagyo sa bandang Visayas, hoping for your fast recovery. So yun lang, kung naalala nyo si Sir Dennis, yung pinagbilan ko kay Bella, pupunta tayo ngayon dun sa kanila dahil meron siyang mga bagong puppies. So samahan nyo ako, tara. Let's go! Okay, tara. Uy, tara na. Guys, kapatid ko nga pala si Third. Magay ka. Bunsong kapatid ko, guys. Kasama ko siya magka-camera. Sarado mo yung gate. Okay, guys. On the way na tayo papunta kila Sir Dennis para tignan yung mga puppies niya na Belgians. Actually, mga kapatid ni Bella yun eh. Unang batch lang si Bella. So, after 1 year, nakapag-release ulit si Sir Dennis ng mga bagong litters ng puppy. So ngayon po hindi po tayo bibili, guys. Hindi ako magdadagdag ng Belgian dahil ang hirap din mag-alaga. Madali lang pong bumili kung may pambili naman. Kaso ang problema yung commitment sa pag-aalaga ng aso. Yung commitment, yung gastos, yung pag-aasikaso, yung pagpapagamot. Yun ang mahirap, guys . Kaya advice ko lang sa inyo, huwag kayong bumili ng aso dahil na-excite lang kayo. Kasi ang mahirap sa pag-aaso, hindi yung pagbili. Ang mahirap yung pag-aalaga. Gaya nyan, pag aalis kami ngayon, hindi mo alam kung saan maiiwan yung aso, kung sino magpapakain. Kapag umaalis ako, hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung napakain na si Bella or nakalimutan pakainin, di ba? Pag umaalis ako. So, si Third nagpapakain. Yan, si Third. Yung kapatid ko yung nagpapakain kapag umaalis ako, guys. Hop. Tol. Guys, Sir Dennis, kung naalala nyo. Sa kanya ko binili si Bella. So 1 year ago, dito rin ako nag-vlog, diba sir? Tara, check natin. Guys, ito yung yung mga parents. Makapal to si Spike. Si Spike, makapal. Kanyo, laki. Laki nga. Nababasa pa eh. Ang kapal, makapal. Ito guys yung mga nanay ni Bella. Kamukha niya rin, no? Yan. Tara. Ito yung mga puppies ni Sir Dennis. Check natin, guys. Ilang months na to, sir? Bali, 1 month. May 45 days na sila, no? Meron na. Ayos. Pinaghiwalay ko, sir. Oo. Ilang na to, sir? Apat-apat yan. 8, no? 8 yung puppies. Guys, sa mga naghahanap ng tuta dito around sa area natin sa San Jose Occidental, Mindoro, ito, ang daming puppies na available dito, yung mga naghahanap ng Belgian, yung mga taga Rizal, taga Mamburao, Sablayan, puntahan nyo lang dito. Ayan, Sir Dennis, kontakin nyo. Siya yung nag-breed. Tignan natin. So, ito gusto ko, maganda to. Okay lang kayo italay muna si Spike doon sa pan. Okay lang yan. Kasi hindi marunig yung salita natin. Third, pasok! Kami na lang yung pumasok sa case. Natakot kami eh. Baka ano. Nilabas muna si Spike. Dahil medyo matahol siya. Hindi kami magkaintindihan. Laki niyan, guys. Nasa 28 inches daw eh. Ito naman si ay, kala ko aso rin. So guys, yung mga puppies ni Sir, check natin. So dahil andito na lang rin naman tayo, bigyan ko lang kayo ng tips kung paano mamili ng tuta sa litter. Wala pa masyadong mga nakapagpa-reserve, so unahan to. Ito guys, tuta ni Sir Dennis, ready to release na to . Pwede na tong kunin anytime. Kasi nasa 45 days up na to . So, paano ba mamili ng tuta? Bigyan ko lang kayo ng tips . Yung sariling preference ko lang . So guys, advice ko lang sa inyo, kung bibili kayo ng Belgian, mas maganda talaga, unang-una ay kennel visit nyo. Yan din ang ma-advise ni Sir Dennis. Puntahan nyo, iba kasi yung mabibigyan ng katarungan talaga yung ganda ng mga puppies . Pag nakikita nyo sa personal .
kesa yung sa video, hindi masyadong ano, yun, hindi masyadong makita yung ganda. Kagaya nito, itong mga puppy na ito, ang gaganda oh. Totoo lang, napakamura na ito guys. Kung halagang 12K, 11K, male and female. One vaccine, tatlong deworm, pero walang papers. Pero yung both parents niya, may papers. Pero para sa akin ha, yung aso lang naman talaga eh. Although, pag malaking bagay yung papers, kung ibibreed mo, kaya itatravel mo. Pero ako kasi, for pet lang naman din talaga si Bella. Kung mabreed ko, wala rin papel. Alam ko rin yun, kumbaga mas mura talaga yung walang papers. Pero pag makikita nyo naman yung quality ng aso, talagang quality. Tingnan nyo yung parents, kasi hindi naman lahat ng may papel sobrang quality. Ito, walang papel, pero, di ba? Pwede na, hindi yung talagang kagaya ng ibang Belgians na, basta, maganda siya, maganda. Hindi ko rin mapaliwanag masyado eh. So ito, yung mga puppies, tingnan natin guys. So kapag bibili ka, alamin mo kung saan mo gagamitin yung aso. Gagamitin mo ba ito for breeding, or guard dog, or gusto mo lang pang pet, or pang protection. Kasi pag protection, guard dog, mas magandang gamitin yung punin nyo ay male. Pero kung for breeding, kagaya ko, gusto ko talaga makapag-breed, masubukan, kaya female yung kinuha ko. Isa pa, ayoko rin ng sobrang laking aso talaga eh. Kasi kapag malaki yung aso mo, minsan naglalakad ka sa public place, medyo, uy, ilag yung mga tao eh. Pag yung malaking Belgian. So, mas prefer ko yung sakto lang na hindi sobrang laki. Ngayon, mag-decide ka kung male or female lang kukunin mo. Pangalawa, yung kulay. Tignan mo yung mga kulay nila. Yung itsura, yung mukha, tignan mo. Yung paa, yung bone structure. Tapos, yung tenga naman, wala namang masyadong kaso yun eh. Kapag kumuha ka ng puppy, 2 months or 3 months, nakababa yung tenga. Okay lang yan, walang problema yan. Tataas na tataas yan, guys. Kaya ito, makikita nyo yung kulay. May mga mas dark, may mga mas light. Pero, nasa inyo yan kung anong prefer nyo yung kulay. Pero, ang nauusong kulay ngayon, yung mga gray, dark sable, may meron pa doon mga red eh, mga mahogany red, yun yung mauso. Pero ako yun nga, kinuha ko brown na standard na Belgian lang. Si Bella, standard na standard, pero at least, di ba, nakakatawa pa rin siya na nabablog ko siya, nakikita niyo yung journey, kung paano ko siya inaalagaan. So, ito, pakita ko sa inyo yung mga tuta. Yan, tingnan niyo yung mga anak guys, oh. Healthy puppies, tsaka malalaki yung mga paa. Oh, big bones to. Pero, may nakita ako eh, ito yung gusto ko eh, na, yung may nakita ako dito ng isa eh. Ito. May nakita akong maganda, makapal dito na ano eh, maganda yung mukha. Ito to. Yata nakahiga. Yan. Ayan, saan ba yun? May nakita akong ito. Yeah. Ay, ito, maganda. Pwede ba atin, tol? Huli. Ito guys, maganda. Tignan nyo mabuti yung mukha. Ayan o. Tignan nyo yung mukha. Ilang mas, may 45 days na ito no, tol. So, itong mga puppy mo, 45 days, pwede na itong i-release, di ba? One vaccine na ito. Pwede na. So, na-deworm na ito isa. Hindi, ang deworm niya, pangatlo na yan. Pangatlong deworm na. Pangatlo na ako. Ano ba ito? Ay, male pa na ito. Ito, maganda, quality stud. Kontakin nyo lang si Sir Dennis na. Ang vaccine nila. So guys, yung ano po ha, sa mga gustong kumuha ng puppy, ito maganda rin ito. Tingnan natin ito. Ito maganda rin ito guys. Ano ba ito? Lalaki din. Quality stud, tingnan nyo yung mukha. Lapit mo, third. Oh, tignan nyo yung mukha, guys. Ganda. Makapal. Panyan, halos lineage na oak creek, yung bloodline. Oak creek. Oak creek lineage daw to, guys. Halos, antay nga niyang ganyan. Para yung kumigilid. Parang kumiho. Tignan mo. Ay, di ba si Bella gumaganong din? Mm. Parehas na to. Gaya gumaganyan din. Tignan mo, kaya yung mga parang kuneho. Oak creek ang sabi nila. Eh, di yung aso ko pala, di ba kamukha ng nanay, parang oak creek line din siya. Mas maganda guys, puntahan nyo sa personal itong mga tuta ni Sir Dennis para ma-appreciate nyo. Ang kakapal, tsaka yung mga paa, oh, ang lalaki oh. Lalaki ng paa, ito yung mga post nyo. Sa mga taga San Jose, Occidental Mindoro, sa Occidental, sa mga taga Oriental, pwede nyo galawin itong kennel ni Sir para makita nyo to. Yan. So, murang-mura lang ni Sir binibenta to. Yung males, 11,000, yung female, 12,000. So, agahan nyo na guys, habang marami pang pwedeng pagpilian, pupunta na kayo kay Sir Dennis. Lalagay ko yung ano niya, yung Facebook niya sa may, ano, sa may baba. Sa description na like yung Facebook ni Sir Dennis. Ito, reserve na to. Pero yung pinakita ko sa inyo guys, pwedeng-pwede pa daw, oh. Ito, yan, oh. Oh, makapal din to. Puro lalaki yung makakapal, no? Iba talaga yung mga lalaki. Ito, maganda, oh. Lapit mo, third. Yan, maganda yan guys. Uy, papakute pa oh. Kunin nyo na raw guys. Papakute pa oh.
Ang cute. Brown na yan. Oo. Yun sa akin, manipis din eh. Ganto. Kamukha nga ito ng aso ko. May ganto kalaki sa Cibela na, sa nanay niya. Konting-kunti lang siguro ang taas, baka half inch lang. Sinukat ko 23.5 Cibela eh. 23.5. Pero yung kapal niya, nakapal. So yun, maliit pa, hindi pa ganun kalaki yung ulo eh. Yan, kamukha yan. Actually guys, nung kinuha ko kay Sir Dennis yung mga aso, lahat yan halos kulay dark sable eh, di ba sir? Si Bella lang yung kamukha ng nanay, kulay brown. Ang gusto ko kasing aso, yung parang old school ba yung dating. Parang pag sinabing Belgian, para sa akin ha, yun lang yung prefer ko. Pero ngayon, uso na yung mga dark sable eh, di ba sir? Kaya ito, available to mga ano ni sir. Dalawa yung nakita akong malupit na aso, yun yung isa. Teka, picture muna ako pang thumbnail. Ito. Dalawa ko ni mo. Dalawa? Mm. Tapos yung isa pa. Focus mo lang ako mag-picturean. Hindi mo lang. Ano, kita ba yung mukha ka? Teka. Maka. Maliwanag. Yan, okay na dito. Third. Sige. Sige naman sa likod. Likod. Basta makakaroon. Ay, yan, dito sa likod ng bakod. Ayos. Kita nyo guys, sobrang healthy. Active na active yung mga... Healthy at active yung mga papis ni Sir Dennis, oh. Sir, kaso naman nagtatanong pala. Ito raw ba, for sale, yung DT mo? Gago! Yung DT. Ito, may nag-i-interest dito sa DT mo, eh. Ganda raw, eh. Naka, ano yun, cobra, ano, cobra swing arm. Mahilig kasi kami sa scrambler, guys, no? Kasi Sir Dennis, talagang OG, no? OG scrambler, no? 1995 pa, yan. 1995 pa, two-stroke, no? O, paano? Ganito na lang, guys. Yung mga shout-out, mamaya ako na sasabihin. Pero bago pa alam muna ako kay Sir Dennis, maraming salamat sa pagpakita niya ng mga aso. Ulitin ko, kung yung mga interesado, Facebook ng Sir Dennis, ilalagay ko sa baba. Pwede niyo rin ako i-message sa page ko, sa Papsnicks TV na page. I-rect ako kay Sir Dennis. So, salamat, sir. Ayos. Nakatakot yung aso mo, tol. Sa labas naman kami, ha. Oh, sumusugod, ha. Takot si Third. Hindi ako natatakot. Hindi. Shoutout ko muna, mag-thank you muna sa libigay ng helmet mo. Shoutout kay Tita Bang at kay Kuya Arvel sa helmet. Shoutout kay Bea Sarina Pingul, Cristobal Prieto at ang aso niyang si Beauty. Kay Wens Ramos, salamat sa pag-aabang ng mga vlogs. Bryl Villasenor, Ethan Melson de Galicia from Coronadal City, Marion K. Gamarcha, kay Paul Pechon, Carlo Pechon, at kay Tito Victor, pagaling po kayo. Shoutout din kay Crisel Domingo, kay Katrina Lacson, Nika Katrin Mawirat, Mark Allen Atrero, at ang Belgian niya si Canelo, John Roland Bradesina, Kamsia Chu Kennel, Ayan Moto, Russell De Belen, at Merry Christmas nga pala kay Gilmar Santiago. Kaibigan natin yan si Gilmar. Matagal na nanonood yan. Salamat sa pag-aabang, brother. Salamat sa suporta. So hanggang dito na lang. Abangan nyo po ang mga sunod kong vlog. Kasama ang aso ko. At syempre ako din, abangan nyo ako. Panoorin nyo ako. Papsnicks out!